Okay mga boss, so ito i-review natin yung nabili kong isang set na home theater. May kasamang subwoofer, tapos may dalawang tower speaker, ayan. So dito muna tayo sa subwoofer kasi andito na sa mesa. Ano ba gagawin natin dito? Titingnan natin kung anong size at kung anong klaseng subwoofer to. Ported type yung design nito, may andito yung exhaust port niya. Teka lang, ayusin ko nga itong stand ko para mano natin. Saan ko ba ito ipapatong para makuha natin yung angle. Yan, dito tayo. Yan. So, ito yung ano niya. Tanggalin natin tong ano, yung pinaka-cover niya. Tama ba? Hindi natin alam kung dito ang tanggalan niya. Ito yung pinaka-ano niya. Ito pala may rating ato. Andito sa ilalim yung ano speaker terminal din 450 watts program. Malakas-takas na to kung 450 watts max power naman pala siya. Max power niya 450 watts. So try ko muna ang kalasin to. Tingnan natin kung ano yung laman. Paano nga ba to? Dugot lang pala sa dito. Sira na. Nakakalungkot man, sira na mga boss yung ano. Yung pinaka ano niya. 8 inches lang ata ito eh. Sige nga, teka lang, kalasin natin. Hanapan ko lang ng pistuhan itong ano natin. Palasin natin kung ano. Sira na pala yung ano nito. Ito yung pinaka speaker niya. Ayan. 200 watts. Ayan, 200 watts yung rating niya. 3 ohms. 3 ohms na 200 watts LG. Double magnet. So, malamang sa malamang ang ano nito. Ang problema nito, lagay ko muna dyan. Ang problema nito ay coil. Yung coil ay yung con pala. Check nga natin sa tester kung meron pang reading. Ayan, naka-resistance tayo ngayon. Ayan, 3 ohms. Accurate yung reading. So, takpan na natin. At i-prepare natin yung isa, yung mga tower speaker naman. Saglit lang mga boss, ikat ko muna. Naman sa tower speaker, ayan yung ano, alamin natin kung ano mga speaker nito. Tapos ito yung ano niya, nakalagay dito 4 ohms na 310 watts yung maximum niya. Siguro tanggalin ko muna itong paa niya at tingnan natin kung paano yung discarded dito. Tanggal sa paa. Kung tinatanggal na lang ba ito, oh. Ah, kailangan pang tanggalin yung screw. Itong ano. Ayan. Ay, nahulog. Ayun. So, tanggal na yung paa. Ayan. Ngayon, paano ba to? Naka-bracket lang pala siya dito. Yan yung mga tonelyo niya. Pwede naman siya kahit walang paa na yun. Tingnan natin kung punit din to, yari tayo. Talo. Kung punit na rin yung speaker. Yan. Simulan natin dito. Sana yung apat ito hindi sira. Okay. Unti-unti natin kinakalas yung mga paa. Ah,
hirap pa. Try natin mas manipis na pandukot. May tonilyo ba? Wala naman. Pero mas mahirap pa takalasin yung ano. Try ko naman sa kabila. Dandahan tayo ba? Kasi mani, mabasag. Okay mga boss, so nakalas ko na siya. Ito yung pinaka ano niya. Yan. Ito lang yung pinaka speaker niya. Saka yung ilalim wala nang kasamang ano. So dalawa lang siyang pinaka woofer. O ito yung pinaka pambosis niya. Tsaka may isang tweeter. Yan. Tsaka isang singawan. Yan lang yung buong kahabaan niya. Ito lang yung pinaka speaker. Tingnan nga natin kung kumusta yung ano nito. Yung loob. Tingnan natin. Hindi tayo logi dito. Pang ano siguro to, pang sounds na sarili. Pero sabi ng may-ari, yung head unit niya umaandar daw, mamaya malalaman natin yan kasi bubuksan din natin. Bubuksan din natin yan. Okay. Tingnan natin kung ano. Yung subwoofer niya, 8 inches yun, hindi ko na nasukat pero sa estimate ko 8 inches. Ang laki ng magnet mga boss. Ayun. Eh maganda na. Maliit lang siya pero nakalagay 65 watts oh. Ang laki din ng magnet yung coil. Ay makapal din pala ang coil oh. Yan. Ilang ohms to? 8 ohms. 65 watts LG. Yan. So kahit papaano pwede na tayo talo. Kasi ano eh, nga pala yung ano, paano natin malalaman? Yung kailangan pang kalasin. Hindi natalo kung ano. Magandang klase naman yung speaker niya. Sa isa ganun din natin, dalawa to. Yung itong tweeter lang ang hindi natin masisilip siguro. Hello. So ito yung pinaka niya, 65 watts din no? So okay na. Malaki din naman ang magnet nung ano eh. So balik na natin to mga boss. Hindi na rin masama. Hindi na rin ako talo. Pang sounds lang, ayos na to eh. Sana yung head unit okay pa. Pag okay pa yung head unit, ang ganda nito. Kahit hindi na gumana yung CD, tuner na lang siguro at saka ano, tuner at saka tawag dito. Tuner na lang at saka yung auxiliary ang mapagana natin. Okay na rin. Okay, balik na muna natin tong takip. Okay, so tabi ko muna tong isa. Okay mga boss, nakalas ko din tong isa. Ayan.
Okay naman yung condition niya pa. Maganda pa siya at wala tayong ano, wala tayong agama, wala tayong dapat ikalala kasi ano, pareho silang ano, both channels pareho silang walang sayad o walang tama. Ano ba yung sayad o? Walang punit, walang ano, walang physical damage kumbaga. Okay? Takpan ko na ulit ito, then proceed tayo dun sa ano, sa may center pa to eh. Alam ko may kulang pa tong speaker pero ito lang yung binili. Ito lang din ata nakuha ng ano. Okay. Ito naman yung surround speaker niya. Yan. 310 watts din yung ano niya. Ito yung pinaka speaker terminal sa ilalim. Nakatago sa ilalim. Saan ba dadaan to kung nakatago sa ilalim yun? So ano pa, wala nang ano-ano. Buksan na natin. At tingin ko ganyan lang din ang laman nito. Katulad nung tinignan natin sa ano. Mas maiksi nga lang yung disenyo nito. So dito magte-test tayo. Titingnan natin kung gagana siya. Okay. Sana hindi na ako lobby dito. Sa bagay, ganun naman pag bumili. Minsan panalo, minsan talo. Ganun talaga eh. Pag namimili ka ng mga sirang gamit o sirang appliances, hindi naman laging panalo eh. Darating din time na talo ka. Kasi sugal din to eh, mga boss. Sugal din tong ginagawa namin na namimili ng mga sira. Kasyamba, kunti lang sira, gumagana, di ayos. Sabi ko na nga ba eh. Parehas lang nung ano, parehas lang nung yung sa front. Mas maiksi lang siya. Ayan. Sa tingin ko dahil 310 watts siya, katulad lang din ito ang ano, 165 watts. Yung pinaka maximum niya na power. Okay, cut na tayo mga boss at ano nga bang gagawin natin? Kunin ko yung heat unit na sa labas, andun dun sa kalabas nilagay ko. I-testing natin, buksan natin. Ito naman yung heat unit, medyo salubong tayo sa araw ngayon kaya masilaw, LG, ayan. May kasama pa siyang remote nung ano, binigay sa akin yung remote. Kapitan ng speaker, tapos yung ano ba, may HDMI show, tapos ano ba to? Ayan, may input, yan, auxiliary, so pwede. Tingnan nyo yung plug nyo. Nakatali. Hindi na daw ito ginagamit ng may-ari pero gumagana daw ito. So subukan natin. Ano ba nakalagay dito? 220 volts. Ayan. Nakalagay naman sa kanya na ano yun o. 200 to 220 volts. So lipat tayo dito sa kabila. Ayan. Saksak natin. Try natin kung mag-power on. Ay, ayaw na mag-power mga boss. Ayun, nag-power. Ayos ha, volume minimum. Okay, gumagana. Gumagana daw kasi ito, sabi ng may-ari. Saan ba ang ano nito, function, yan. Medyo ano na yung ano, pindutan niya. Stereo mono. Ayaw nang gumana. Itong remote, tingnan natin. Naku po, mukhang ano din ang remote eh. Kinalawang din oh. Wala pa naman akong battery na ganito.
Meron pa pala ako battery. Akala ko wala na. Try ko nga. Baka sakaling gumana. Punta tayo sa ano, auxiliary. Ayun, gumana. Suti ka lang. Mag-try tayo ng speaker. Saglit lang mga boss. Okay, ayan mga boss. Kinabit natin yung center at saka yung dalawang tower. Okay na siya. Gumagana naman pala eh. Okay, gumagana to. Gumagana naman siya lahat bukod sa ano dito sa subwoofer. Siguro ati ka lang, hindi ako mapakali. Meron ako dun sa taas. Meron ako dun ano, sa subwoofer speaker. Tingnan ko nga kung kaka siya. I-try natin. Okay, ito yung sa LG. LG na subwoofer. Ito naman yung Sony. I-try natin yung Sony. At saka yung terminal, oh, kasi naka ganito lang, naka pulupot lang. Saka yung wire, aluminum, papalitan na lang natin to. Ito yung ano, susubukan natin ngayon kung kakasya ba dito tong Sony. Sana kumasya. Hindi ba ano? Naku, oversize pala to na ano eh. Oversize to na D8. Ayan o. Oh. Yun ang problema. Yun ang problema. Oversize kasi siya na D8. Maghahanap ako ng ibang speaker na uuga dito mga boss. Saglit lang. Ano ba yan mga boss? Hindi rin kumasya. Hindi ko naman ito tatapasin kasi i-repair natin itong ano. Siguro ilagay ko na lang yung Sony. Itong Sony ilagay ko na lang uli. Hindi rin kumasya eh. Saglit lang. Okay mga boss. So ayan. Tumutunog ko ba ito? Pinaka minimum volume tayo. Kinabit muna natin yung Sony para ma-experience natin yung tunog ng LG na to. So, volume ko na. Ayan. Okay. Okay yung tunog niya mga boss. Tayo ng ibang tugtog. Okay siya, okay. So sana ma-repair ko yung ano LG na ano. Ito yung pinaka-sub niya. I-recon to. Oh, para maibalik natin diyan. Dalawang screw lang muna kasi gusto ko lang talaga matry kung gumagana yung subwoofer nitong ano. Tapos ano baka off cam. Tawag ito, baka off cam tingnan ko yung FM at saka AM. So hindi na natin pwede itatry ng ano ng naka-vlog yung FM AM kasi baka makapiright tayo. Pero sa last part ng video na to, bubuksan natin to, titingnan natin yung laman. Okay. Naka pati na nakapatong pa yan, kumbaga naka-float yung subwoofer, kaya ano, medyo mahina pa yung bass. So, try nga natin i-ground, ilapag sa ano, ilapag natin dito sa ano, abot ba? Ah, bitin yung wire. Yan. So, ayan, nakalapag muna. Okay, gapang bass. Okay. So mga boss, i-cut ko na muna, then tawag dito, bubuksan natin 'to, saglit lang. So ito na yung pinakalaman ng LG. So may problema na din pala talaga siya, oh. Gumagana pa pero may bloated na na capacitor. Siguro pag ano, papalitan na lang natin yan. Ito yung pinaka power supply section nya, yan itong hilera na to. Ito naman yung sa main amplifier section.
Pag ganitong style, naka class D na amplifier module. So nasa ilalim ng aluminum nito yung maliliit na IC na ano, na pinaka amplifier section niya. Yan, ito naman yung sa side ng DVD, may bala pa. Gumagana pa kaya ito? Dika lang, itahinga natin ulit kung gumagana pa yung DVD nito. Itahinga natin. Yan. Gumagana yung pan. Lilinisan na lang natin ito. Itahinga natin ilipat sa DVD. Ayaw maglipat ah. Ayan, nag-open po. Yan, tingnan natin kung magbabasa. Kaya lang, ayaw niya mag-ano. Tingnan nga natin sa play. Ayaw. So, may problema din tong remote. Okay. So, mga boss, hanggang dito na lang. Mahaba na ata tong vlog natin tungkol dito sa nabili kong ano. Ano ba gagawin ko dito? Itatabi ko muna. At may plano ako dito. Pang sounds namin dito. So hanggang ngayon, hanggang dito na lang mga boss. Ano ba yun? Nabubulol-bulol pa ako. Maraming salamat sa panonood at sa pagsusuporta. God bless po sa ating lahat.